Mommy Clarine. So for today's video, ang naisipan kong content is about anxiety and stress. So ngayon, pag-uusapan natin kung paano mo ma-overcome ang anxiety or stress na nararanasan mo ngayon. So, pero bago pa yon, ngayon nga pala, January 10 is birthday ng kapatid ko. So, babatiin muna natin siya ng happy birthday. So, yun guys. Ito yung kapatid ko, my birthday. Halika dito. So, babatiin natin siyang happy birthday. Anong wish mo ngayong birthday mo? Wala. Sige, punta ka na doon. So, yun, 15 na siya. So, ayan, tara na sa topic natin. Pero bago tayo magsimula, subscribe to my YouTube channel, like this video, and kung may mga suggestion kayo, comment down below. So, ayan, tara na. So, the first question is from Kuya Justin. So, ang tanong niya is, how will I overcome anxiety disorder if I have anxiety disorder? So, Kuya, based on my experience, since I experienced this situation also, hindi talaga siya madali. Sobrang hirap talaga. Pero ito yung advice ko sa'yo kasi ito yung pinaka-powerful na nangyari sa akin na naranasan ko. So, una, nag-surrender ako kay God, pinaubaya ko sa kanya lahat, kinausap ko siya, sinabi ko yung mga nararamdaman ko sa kanya, kung anong feeling ko, iniyak ko lahat-lahat sa kanya. Kaya, ang may advice ko is to pray. Kasi prayer is the most powerful weapon para magtagumpay ka sa lahat ng mga nararanasan mo o nararamdaman mo ngayon. So, alam ko kasi yan eh, pag may anxiety ka is gusto mo sarilihin mo lang or solohin mo yung nararamdaman mo. Kasi you don't want other person to think na mahina ka. Kasi hindi rin natin alam if maintindihan ba talaga nila yung nararamdaman or nararanasan natin. Kaya mas pinipili na lang nating manahimik, sarilihin lahat at hindi nga madali yung ganun. Yung lalo ka lang mag-o-overthink kasi sinasarili mo lang eh. So ito yung natutunan ko sa pastor namin last Friday when I attended virtual youth service. So sabi ni pastor is, don't stay in the past. Don't stay in the better and bitter that happened to you. Kasi if you gonna do that, pwede mo raw i-resent yung sarili mo. Pwede kang magtambo kay God. Pwede kang magalit sa kanya and mawalan ng tiwala. Kaya all you wanna do, all you wanna need to do is to move forward. Recognize for the great things that has God done with the past and be prepared sa mga gagawin pa niya sa'yo, sa mga better things na pwede pang dumating sa buhay mo. So, ang natutunan ko is learn from what happened in the past and don't stuck with it. Don't stuck to it. So, the second question is from Ate Dana Laris. So, sabi niya, have you ever experienced anxiety or stress? If yes, what did you do to help you to overcome it? So, yan. Sasagutin natin yung tanong ni Ate Dana. So, Ate Dana, yes, you know already that I experienced anxiety and stress in my past life, in my life, dahil sa mga nangyari rin sa akin hindi maganda. So, ang ginawa ko para ma-overcome ko yung stress and anxiety na nararanasan ko sa buhay ko is I learned na kailangan ko talaga si God. Kasi honestly, nung mga panahong yon, nakalimutan ko talaga si God. Hindi ko talaga alam, basta alam ko na ang dami kong problema, pero never akong lumapit sa kanya. Never ko siyang naalala na, oh, si God pala nandyan, na ako pala yung nawala, ako yung nang iwan at hindi si God. So this 2021, I want to change my lifestyle. Ayoko na na lagi na lang akong nagsisisi sa mga nagawa ko, or lagi ko na lang tatanungin yung sarili ko kung bakit nangyayari sa akin yung mga ganito. So, gusto kong isurrender yung sarili ko kay God. Kasi if you surrender yourself with God, dun mo marirealize kung gaano ka kahalaga. Ipaparealize and ipaparamdam sa'yo ni God kung gaano ka kahalaga. Kung hindi pinapakita or pinaparamdam sa'yo yun ng ibang tao, pwede si God ipaparamdam niya sa'yo yun pag lumapit at nagtiwala ka sa kanya. So, all the negative vibe na nararanasan ko or mga lot of question na nagpa-pop on sa utak ko,
Lagi kong iniisip na God has a better plan for my life, na may plano siya sa akin, na kaya ko nararanasan to because He want me to be a better person. So that if darating man yung panahon na haharapin ko na siya, I completely better na. Kasi when you're with God, dun mo makikita yung worth mo eh. Dun mo makikita yung better version of yourself. Yun talaga eh, ganun siguro talaga na God, si God ang sagot sa mga pinagdadaan. So the next question is from Ate Dana pa rin. Sabi niya, How often do you experience anxiety or stress? So, gaano nga ba kadalas? Actually, araw-araw last year, araw-araw ako nakaka-experience ng anxiety. Lagi-lagi ako nag-breakout dahil sa kapatid ko. Napakapasaway nung bunso kong kapatid talaga. To the point na lagi kaming nag-aaway kasi wala siyang pinapakinggan, hindi siya masawa, hindi siya maturuan. Kaya talaga lagi akong umiiyak, lagi akong nagre-reklamo kay mama, lagi akong nagtatampo, ganon. So, also, sa study ko rin, sa school, since online class kami ngayon, super hirap na hirap pa akong makasabay. Super, hindi ko mag-guess, hindi ako makapick up, lalo dun sa P6 namin. Kaya, ayun, lagi-lagi talaga ako nagkakaroon ng anxiety attack nun. Kasi, hindi ko alam kung paano ko i-face lahat ng problemang nararanasan ko that time. So, pero ngayon naman, mas naging positive na ako sa life. So, yan. So, the next question is from Amy. Sabi niya, how to deal with social pressure and family pressure? Ganyan talaga, no? Na even your family members pressuring us just to get what they want for us. So, lahat naman siguro tayo nakakaranas ng social pressure. So, ayun. Paano nga ba natin haharapin to? Kasi iba yung gusto nila para sa atin eh. They set standard na kailangan nating i-achieve para lang pumasa sa lifestyle or mag-in lang para sa kanila. But if you always think that way, may stuck ka na lang na ganito yung gagawin mo, na ganyan, para lang pumasa sa standard nila. At hindi dapat ganon. We need to teach them that we don't need to pass their expectation para lang maging ganitong klaseng tao. Kasi even you're doing your best, if hindi naman yun yung ini-expect nila from you, para saan pa, di ba? Ano pang saysay nung mga ginawa mo kung iba naman yung inaasahan nila sa'yo sa ginawa mo? Also, we need to learn to not depend on other people saying. Kasi, if magde-depend tayo lagi sa sasabihin nila, if lagi tayong makikinig sa mga sasabihin nila sa atin, yun yung magiging hindran sa peace of mind natin. Don't be affected to all the shits they are saying. Kasi yung mga yan, inaantay lang nilang magkamali tayo eh. They are pressuring us just to fit to their lifestyle. Ang advice ko lang is to be open to your family. Sabihin mo yung nararamdaman mo, sabihin mo yung pinaparamdam nila sa'yo. Kasi if hindi mo sasabihin yung nararamdaman mo and mag-i-stay ka lang sa ganyan, you will keep feeling that pressure, diba? All you need to do is be yourself and don't change yourself just to pass the standard of other people. So girl, keep pushing, keep working hard kasi once you will be successful without pressuring yourself, ang unang-unang magiging masaya dyan is yung sarili mo mismo. So the next question is from my best friend Erica. Sabi niya, sa mga dumadaan na stress at problema sa iyo, ano ang pinaka nanghihinang ka or yung pinaka masakit sa iyo? So yun be, ang pinaka nasaktan ako at nanghina ko is when na-disappoint ako sa mga relatives ko when nag-open up ako sa kanila about sa horrible memories na nangyari sa akin pero hindi sila naniwala. So, ayun, so super talagang nasaktan ako kasi I expected a lot from them, na maniniwala sila or kahit man lang i-comfort nila ako, pero wala akong na-receive na kahit ano. And natutunan ko na that's fine kasi hindi mo ma-please lahat ng tao na maniwala sa'yo and mag-stay sa'yo, kahit family member mo pa sila, kahit relatives mo pa sila. So ayun, ang pinaka natutunan ko and pinaka magandang pangyayari is when I cut the ties, I cut my relationship with them kasi magkakaroon ka lang ng peace of mind when you cut those people, even your friends, even your family members or relatives na toxic sa buhay mo. Yun.
And I'm so proud to say na nagawa ko yun, na nakat ko yung relationship ko sa kanila. And now, I'm happy that I'm growing, that I'm start to loving myself again, na nagiging masaya ulit ako. Ayun. So, the next question is, sa mga stress at problems na dumaan sa'yo, paano mo ito nadadala na parang wala lang at naging masaya ka pa din sa bagay-bagay? So, yun nga, gaya ng sabi ko sa unang question, bakit tayo mag-i-stay sa past kung puro bad memories lang ang naranasan natin doon? Bakit hindi na lang natin gawing lesson ito sa atin para if may time na darating sa atin na ma-experience or ma-encounter ulit natin yung ganong sitwasyon, alam na natin kung paano natin gagawin or haharapin yung problemang yun. So, ang advice ko lang, if paano kayo magkakaroon ng peace of mind or paano kayo magiging masaya is forget those things na nangyari sa inyo and be positive and be prepared. Always think that na may mangyayaring maganda sa'yo, na may plano ang Diyos para sa'yo. So yun na pala yung last question, hindi ko napansin. Napasarap ako sa pagkwento sa inyo. So yun, sana nakatulong tong vlog ko sa mga may nakakaranas na ganito, sa mga nakaranas din ng ganitong pangyayari. Sana kahit papaano nakatulong ng konti tong mga advice ko and mga experience ko sa inyo. So yun, meron tayong verse of the day. Sana magustuhan nyo. So sabi dito, babasahin ko and ilalagay ko rin dito sa clip. So sabi, "This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is always with you wherever you go." Joshua chapter 1 verse 9. So yun guys, thank you for watching this vlog. I hope nakatulong ako sa inyo. Be safe sa mga pamilya nyo, dyan sa bahay nyo, or kung kahit saan man kayo pumunta. And yun, keep believing God, keep trusting Him. So yun, sana nagustuhan nyo itong vlog ko. Please subscribe on my channel. Don't forget to comment down below kung may mga suggestion kayo para sa next vlog ko. So yun guys, hanggang dito na lang muna tayo. Nabubulol-bulol na ako. So ayun, birthday ulit ng kapatid ko. Happy birthday, Jamira! So, bye-bye! See you on my next vlog!